talaga kung ayan, okay? Naka-record pala yung ano natin. Okay. Sige, start na tayo. Sir, ready na ba yung ano ko? So ulitin ko lang, actually maiki lang yung topic natin ngayon, siguro mga 30 to 40 minutes, tapos na po tayo, be focused, be wait para at least may makukuha kayo talaga sa pag-usapan natin ngayon. Okay, so how monetize your Facebook, okay? Oh, since Facebook yung, since Facebook, doon tayo ni Facebook mag-market, kaya yun nga, kailangan natin ng sistema. Okay, ano ba yung sistema? Ipapakita natin. Ah, hindi yung ipapakita ko sa inyo yung paano ka kumita, ha. Yung ipapakita ko sa inyo ngayon is paano ka magiging successful. Ayun yung ipapakita ko sa inyo ngayon para yun nga. Sige sir, start na tayo. Okay? Okay, by the way guys, yung ipapakita ko sa inyo ngayon, okay, now siguro kung ano ba yung nangyari sa ano ko? Saglit ha. Ayan. Okay? Now, kung nakikita nyo yung kinita ko for how many months, okay? Less than a year pa lang. Okay, siguro na-inspire kayo. Tama ba? Siguro pakiramdam nyo ngayon, grabe. Ang laki. Actually, maliit pa lang yan. Okay, maliit pa lang yan. Now, ano ba yung punto ko? Bakit ko pinapakita sa inyo yung kinikita ko? Now, isa lang po yung punto ko dito, kaibigan. Okay? Hindi ko po yan kikitain kung wala po ako nito sa pag-usapan natin ngayon. Ulitin ko ha. Hindi ko po yan kikitain kung wala pong ganitong klaseng training. Okay? So meaning, para kikitain mo talaga yung malaking pera dito, kailangan mo talaga na proper training. Okay? So I hope na naintindihan lang na yun nga. Yung first account ko po is kumita na po niya ng 539,000. Dama ba? Yung pangalawa is nasa 258,000. Yung kinita. Ulitin ko. Hindi ko po yan kikitain kung wala po ako nag-undergo ng mga training. So meaning, training talaga yung pinaka-foundation mo dito para kumita ka ng limpak-limpak na pera. Hindi pwede dito na excited ka lang. Okay, puro excited. Actually, yung excitement, okay lang din yun. Part kasi yun ng ano natin, training, yung excitement. Pero hindi ka lang hangdyan lang na puro ka-excited. Kasi ulit, hindi mo alam kung ano yung mga ma-encounter mo dito. Okay? So I hope na nagka-idea lang. Sige sir. Okay? Sige. Now, what do you need to do in order for you to become successful in this kind of business? Okay, so I hope na nabasa lang. Okay, nasundan lang. Ulitin pa, focus, be with, actually saglit lang tong ano natin gagawin. Pero I hope na may matutunan. Okay, naka-focus ka o intindihin mo yung bawat salita ko para at least magka-idea ka talaga. Kasi ulitin ko, kung wala kang foundation dito, okay, mahirapan ka talaga mag-build ng malaking grupo. Ulitin ko, pag wala ka talagang foundation dito, mahirapan ka mag-build ng malaking grupo. Okay? Kasi magdarating yung time na yung magiging under ng community mo, iba-iba yung ano yan. Iba-iba yung behavior ng tao. Okay? Kung kung wala kang alam kung paano mo yan ipapipeline, patay. Tama ba? Now, sige. Sige, sir. What you need to do in order for you to become successful? Okay, now. May tatlo po akong ipapakita sa inyo ngayon. So I hope na may siguro yung iba nagka-idea na nito. Pero yung naka-highlight na red. Yung naka-highlight na red, yan talaga yung pinaka-grabe ito. Okay? Ulitin ko. Knowledge. Okay din yung magkaroon ka knowledge dito. Kasi hindi pwede kung wala kang knowledge, wala kang natutunan sa negosyo natin. Tama ba? Hard work? O siyempre, kailangan mo rin ng hard work. Kasi kung patay-sindi ka dito, pitik-pitik lang yung pagtrabaho mo dito ay hindi ka kikita ng malaki. Okay? Now, etong pangatlo, yung attitude. Okay? Attitude. Now, kung i-rate natin into 100%, di ba? Yung attitude lang yung 100% talaga. Accurate talaga, tama ba? Yung hard work, yung knowledge, 96%. Tama? Yung hard work,
98%. Pero yung attitude talaga, yan yung pinaka-impact, isa sa pinaka-importante na dapat madibilong mo dito. Okay? Diba kung titingnan mo yung attitude, 100%. Okay? Ano ba yung mga attitude mo? Ano ba yung mga attitude na yung mga mayayaman? Tama ba? Masisipag. Tama? Consistent. Persistent. Tama ba? Okay, next. Now, belief. Okay? Hindi natin patatagalin kasi medyo nga yung limited time lang yung ano natin. Okay, pangalawa, belief. Okay? Now, siyempre, saan ka ba magkaroon ng belief? Okay? Actually, marami. Pero dito sa company natin, okay? Siyempre, dito ka sa easy, dapat yung belief mo, 100% ng company. Ulitin ko ha. Yung belief mo dito sa company natin, dapat 100%. Okay? Kasi kung by June 12, mag 15 years na po yung company natin. So meaning, hindi na basta-basta. Very stable. Tama ba? Kasi can you imagine na wala pang ibang company na umabot ng ganyan na dito pa lang sa Pilipinas. Tapos naka-expand po tayo almost 100 countries. Yung easy pa lang. Okay, dapat palakpakan. Ito na. Okay? Now, next. Aside sa believe ka sa company, believe ka sa mga produkto natin. Kaibigan, yung company, hindi po lalaki yung company. Kung yung produkto is galing lang Pilipinas. Okay? Ulitin ko, hindi po lalaki yung company natin kung yung produkto is galing lang Pilipinas. Yung ibang company, bakit hindi sila naka-penetrate? Kasi yun nga, yung produkto nila, Pilipinas lang. Okay? Now, can you imagine na yung mga big company tie-up natin from Japan, Switzerland, Korea, US. Yan yung mga tie-up natin na company na kaya yung company natin sobrang sapo ngayon kahit saang bansa. Then, bakit believe tayo sa product? Kasi yun nga, yun po yung puso ng company. Okay? Kasi pag yung company walang product, ay, atay, delikado tayo dyan. Amoy scam ka na. Ano ba? Now, next. Okay, aside sa belief ka sa product, siyempre sa marketing plan. Okay, yung marketing plan natin for yun nga, mag 15 years na po yung company, yung marketing plan talagang very stable. Okay, can you imagine na daily yung hanggang ngayon yung daily payout? Ama pa? Yung daily payout wala pang nakagawa ng ibang company, tayo pa lang. Ama? Sige, next. Aside sa marketing plan, siyempre, okay, believe ka sa upline mo. Okay? Now, kung sino man yung upline mo ngayon, paki-text ka mo na. I-text mo na, coach. Salamat. Tama ba? Pasalamat ka. Kasi yun nga, believe ka sa upline mo. Kasi yun, kung wala kang upline dito, hindi mo nakikita yung opportunity na gaya nito. Kaya believe your upline. Believe. Okay, next. Aside sa mag-believe ka ng upline, siyempre, dapat sa downline mo rin. Okay? Dapat believe ka sa downline mo. Kung sa tingin mo sa downline, huwag mong isipin na kung nakita mo yung downline, ay, yung downline ko dito, ano bang klaseng tao to? Parang mahina ang hina ng progress. Hindi, kailan ko pa ba ito tuturuan? Kasi ang tagal matuto. Huwag ganyan. Okay? Huwag ganyan. Guys, can you imagine na yung hindi mo alam yung kapasite ng tao. Okay? No, I hope na mag-believe ka sa downline, believe ka sa upline. Next! Okay, yan. Okay? Siyempre, aside sa believe ka sa upline mo, believe ka sa crossline. Downline, siyempre sa crossline. Kasi ulitin ko, isa po tayong pamilya dito. Okay? Kasi dapat believe ka din sa crossline kasi yung crossline mo, okay, makakatulong din yan sa'yo. Okay? Now, next! Okay, ano pa ba? Siyempre, kung believe ka sa upline mo, believe ka sa downline mo, believe ka sa crossline mo, guys, dapat maniwala ka, believe ka din sa sarili mo. Sige, next. Believe ka sa nang nasa itaas. Kasi kung wala po siya, wala po tayo dito, wala kang wisdom, wala kang knowledge kung wala po yung nasa itaas. Okay? Kaya dapat siya yung pinakabilihan natin, yung nasa itaas talaga.
Okay, yan po yung belief. Okay, actually marami naman, pero since yung pakikita ko lang sa inyo ngayon is yung training, dapat maging align ka lang. Okay? Maging align ka lang kasi kung hindi ka naka-align sa company natin, sa training, sa mga dapat mong gagawin dito, matatagalan ka. Okay? Kikita ka man, pero yung nga, ano ba sa Bisaya? Yung nikamang, tama ba? Nangagapa? Ayan. Okay? Yan yung belief. Okay, next! O, malapit na tayong matapos. Okay? Commitment! Okay? Guys, ganito. Actually, I don't know kung ano talaga yung nakikita nyo dito, bakit kayo nandito. Tama ba? Siguro yung iba, nakita yung malaki yung kitaan. Tama ba? Nakikita yung malaking kitaan na magkaroon ng time, financial freedom, makukuha yung mga pangarap like magkakaroon ng sasakyan, magkaroon ng bahay, tama ba? Magka-travel sa iba't ibang bansa. Pero ang tanong, willing ka ba mag-commit sa mga gagawin mo dito? Tama? Guys, yung makikita mo sa every time na yung tawag natin dito, yung presentation na so yun nga, nagkaroon ng kumita ng malaki, nagkaroon ng magandang buhay, unti-unti na nagkaroon ng magandang buhay, din yung mga ibang itsura doon, yung mga ibang picture doon, na, tama ba? Milyon-milyon yung kinita. Pero guys, ang tanong, ano ba yung ginagawa nila? Hindi po yung basta-basta kinita nila kung wala silang commitment. Now, ang tanong, ano ba yung commitment mo dito? Okay, ulitin ko, ano ba yung commitment mo? Willing ka ba mag-sacrifice? Okay, kasi dapat mag-sacrifice ka talaga. May isa sakripisyo ka. Okay? Maliban sa may isa sakripisyo ka, yung mga kaibigan mo. Okay, kung gusto mo talaga na may mararating ka dito, guys, dapat may isa sakripisyo ka. Kasi yun nga, yung isa sakripisyo mo dito, value for money po yan. Okay? So, paano ba yung mga commitment? Okay? I will try. Next. I will do the best. I will do my best. Next. Okay? I will do the business whatever it takes. Yan po yung pinakamagandang commitment. Patay kung patay. Okay? Sige, next. Kaibigan, ulitin ko ha. Wag muna. Ulitin ko. Pag yung commitment po dito is nasa mga 30% lang, okay? 40% lang, 50%, malayo ka pa. Ulitin ko, alam ko yung reason mo, kaya ka nandito kasi yun nga, may nakikita ka. Tama ba? Nakikita mo yung kitaan na malaki na pwede magbago yung buhay mo. Tama ba? Pero what if wala kang commitment dito? Okay? Bakit kailangan mo nang mag-commit? Kasi yun nga, may pangarap ka. May mga gusto ka sa buhay. Tama ba? Kaya bakit kailangan mong mag-commit? Kasi kung pitix-pitix lang yung commitment mo dito, magtrabaho ka, bukas, hindi naman, bukas, trabaho na naman, pitix-pitix, wala kang mararating. Okay? Commit, patay kung patay! Kaya isipin mo na lang na itong opportunity na nakikita mo ngayon, ito na yung last card mo, yung baraha ba? Aba? Iba yung baraha, may apat na alas yun, tama ba? Kung sino man yung mahilig magbaraha dito. Diba yung baraha, apat lang na alas? Tama? Now, ganito yan. Ano pa, paano ba ito Tagalogin? Okay? Diba? Yung una, kunyari naglaro ka ng ano, baraha. Diba una mong ano, diba? Ano pa yun? Sa Bisaya, pagbuno. Tama ba? Hindi alas. Susunod naman, hindi pa rin alas. Minsan, makatiming ka na alas na yung makukuha mo dito. Okay? Pero, okay, hindi talaga makukuha mo agad yung alas. Okay? Pero, kung alam mo lang, pero pang nasa isip mo is alam mo kung na makukuha mo talaga yung alas, hindi ka hihinto. Meaning, ato na, i-connect natin dito sa commitment mo. Alam mo na kung ano yung pupuntahan mo. Ulitin ko, alam mo na kung ano yung naghihintay mo na buhay dito. Na magkaroon ka ng time at financial freedom. Tama ba? Pero, wala kang commitment, ay malayo ka pa. Dapat mo commitment dito, patay kung patay. Oh?
Diba? Bakit yung mga kasamahan natin na sobrang naging successful na ngayon? Kasi yun yung commitment nila. Patay kung patay, marami silang sinakripisyo sa buhay. Kaya sila ngayon sobrang naging successful. Okay? And next! Ang bilis na. Malapit na pala tayong matapos. Okay? Discouragement. Now, alam nyo ba na bakit karamihan sa mga AC or distributor ng AC, okay, bakit hindi tumuloy? Okay? Nakikita mo na, grabe, sobrang yung excited. Di ba yung una? Sige, join ako. Start na ako. Tama ba? Excited. Now, sa sobrang excited, hindi alam kung ano yung gagawin. Walang proper na foundation. Na-counter na negative. Naka-encounter ng mga rejection. Tama ba? Nung nag-endorse na, pare, may na-discover ako na opportunity ngayon sa online. Grabe, sobrang ganda. Ano ba yan? Networking? Parang ganun. Diba? Ay, naku, sayang lang yung pera mo niyan. Bakit ka? Sus, ang tanga mo talaga. Tama ba? Pag sinabihan ka ng ganyan, wala. Ano ba yung pakiramdam mo? Ay, tanga pala ko. Oo nga, no. Ano ba? Sumining, ano ba yung pumapasok sa isip mo? Sayang yung pera. Pwede pa ba kaya yung makukuha ko yung pera? Tama ba? Sumining, kasi yun nga, wala kang proper na condition. Well, hindi mo alam kung ano yung ma-encounter mo dito. Pero, since nalito ka ngayon, naka-attend ka ng training, ganitong training, at least alam mo na kung ano yung mga encounter mo pagkatapos nito. Pero yun nga, at least aware ka na. Na, okay, ito pa lang yung mga ma-encounter ko dito na may magsasabi talaga sa akin ng, yun nga, mag-discourage na hindi mo kaya yan, mahirap yan. Tama ba? Sige, ano ba yung mga discouragement? Sige, pakita natin, sir. Okay? I hope na klaro lang, okay? Now, paano ba maiwasan yung mga discouragement? Do not entertain negative thoughts, okay? Huwag kang mag-entertain ng mga masasamang iniisip. Minsan, since tao lang tayo, tama ba? Since tao lang tayo, hindi natin maiwasan na makapag-isip na negative. Kasi yun nga, lalo na pag yung environment mo ay, tama ba? Yung environment mo. Kaya kami ngayon talaga actually may bahay naman kami talaga, pero bakit hindi kami nakatira sa bahay? Kasi yun nga, yung environment namin, 100% negative. Ako lang yung positive. Okay? Pero, kahit gaano ako ka-positive, pero yung environment ko, negative. Guys, mahihila ka talaga. Kaya ang ginawa namin, department, para yung environment namin, then yung mga kasamahan namin is more taga-isip pa rin. Para isa yung environment, positive talaga. Tama ba? Yung vibration, positive, yung energy, yung atmosphere. Tama ba? Ulitin ko. Bakit ang dali mo mahila ng negative? Kasi yun nga yung environment mo, maraming negative. Posible din yung mga kasamahan mo ngayon sa bahay. Tama ba? Mga negative. Hindi mo maiwasan. Kahit anong positive mo. Tama ba? Kahit anong positive mo, pero yung environment mo negative, mahihila ka talaga. Okay, now I hope na aware ka na ngayon. Okay, now next. Okay, now avoid talking dream stealers. Now, may mga, yun nga yung mga yung sabi ko sa inyo kanina. May mga tao na hindi talaga control natin. Na hindi sila nakaintindi. Narinig lang nila. Okay? Now, dito ko rin naintindihan na kung bakit yung mga Pinoy maraming mahihirap. Kasi yun nga, maliban sa programming nila, yung mindset nila, tama ba? Negative. Kaya ang hirap pakitaan na, ang hirap mag-open ng opportunity na gaya nito. Kasi yun nga, nagka-program yung mind nila. Na? Negative, maliban yan, nagka-program lang na magtrabaho habang buhay. Kaya minsan hindi mo may minsan ikaw yung magtataka na maganda na yung opportunity mo. Pero how come yung tao hindi pa rin mag-open? Kasi yun nga yung programming nila. Okay? Now, ulitin ko, avoid talking dream stealers.
Hindi mo maiwasan dito, guys. At least aware na kayo ngayon, ha? Hindi mo maiwasan na may mga tao ka na magsabi sa iyo na ngayon. Ano ba yung sinalihan mo? Yung pyramiding ba yan? Ha? Parang ganun na nga. Nakoks eh. Sinayang mo na yung pera mo. Na ano ba yung pakiramdam? Excited ka! Tama ba? Excited ka! Pero since wala, hindi ka aware sa may encounter mo ngayon, tama ba na sinabihan ka na ganyan? Ay, ganun ba? Pyramiding pala to. Mag-chat ka sa coach mo. Coach, pyramiding pala to. Tama ba? Mag-chat ka. Din yung coach mo. Multipit sa'yo. Ay, hindi. Huwag mo intindihin yun kasi yun nga. Blah, blah, blah. Then, hataw ka naman. Apare, mare. Mayroon akong na-discover na opportunity. Maganda. Ano ba yan? Networking ba yan? Ay. Parang ganun na nga. Tama ba? So meaning, hindi ka... nailang ka o ano ba? Tama ba? Kasi yun nga, hindi mo alam paano sasagutin. Tama ba? Then, hindi mo alam kung ano yung ma-encounter mo. Lalo na pag sabihan ka na, ang tanga mo talaga. Diba? Buti yung pera mo, binili na lang ng bigas. Diba? Marami ka pang makakain. Or yung ulam, marami ka pang makakain na ulam. Tama ba? Yan yung mga kadalasan na isasabihin ng mga negative na tao. Now, since ikaw, wala kang masyadong proper na training na yan yung may counter mo, ano yung pakiramdam mo pagkatapos? Ay, na-scam talaga ako dito. Chat ka sa coach. Sir, okay lang, okay pa ba na tawag ano ba sa Tagalog? Yung sa Bisaya pa, pawion, tama ba? Okay naman sir na ano yung pera? Makukuha ko pa papabalik? Tama ba? Kasi yun nga, hindi, wala, excited ka lang. Hindi pwede na puro ka excited. Okay, ulitin ko. Kasi yun nga, bakit tayo nagkaroon ng ganitong training? Kasi hindi mo alam kung ano yung mga ma-encounter mo na tao. Then now, since aware ka na ngayon, okay, aware ka na ito pala yung mga encounter ko. May mag-discourage sa'yo, may mag-reject sa'yo, which is normal. Okay? Wala ka pa dito sa opportunity na to, marami nang nag-discourage sa'yo. Marami nang nag-reject sa'yo. Tama ba? Hindi ka lang aware kasi yun nga, bago ka pa dito, bago mo tong industry, bagong mundo mo to. Now, at least alam mo na, para pagkatapos nito, pag magsimula ka ng sasapak sa hatawan, no, pag may magsabi sa'yo, ano ba yan? Ano ba yung sinalihan mo? Diba? At least aware ka na. Ay, mahirap ka. Hindi ko kaya. Ah, tama pala ang sabi ni coach. Oh, na ito pala yung mga ma-encounter ko. Tama ba? At least I hope na naintindihan lang. Okay, so paano mo yan gagawin? Next! Avoid convenience teller. Ito lang. Maliit lang, no? I hope na klaro lang. Okay? Apply SW next principle. Ano ba yung next principle? 3. SW3. Always remember. Okay? Always remember. Samuel... May pamapasok kasi. Samuel joined you? Tama ba? Samuel not him join you. So what? Next! Huwag mo nang i-entertain yung mga ganyan. Kung sa tingin mo yung mga tao negative, marami nang ibinabato sa iyo ng mga hindi magandang salita, ano na, distansya ka na. Kasi kung i-entertain mo pa yung mga ganyang klase na salita ng mga tao, ano ba yung mga sinasabi nila, mahihila ka talaga nila. Can you imagine, ikaw lang yung nag-iisa, tapos yung kakausapin mo, tatlo or dalawa, tapos puro negative pa, wala ka talagang talo. Wala ka talagang talo sa kanila. Tama ba? Talo ka talaga, mahihila ka sa negative. So ano ba yung gagawin? Para hindi mo ma-entertain yung mga negative na ano man yung mga sinasabi ng tao sa'yo. Next na agad. Okay, isipin mo lang. Sige. Perfect example. Tae. Okay, tae. I'm sure na alam niyo yung mga tae dito. Yung tae ba na ipapalabas natin sa katawan. Tama ba? Diba? Pag ikaw naglakad sa daan, nakakita ka ng tae. I-entertain mo ba? Naalam mo ang tae. Tama ba? So hindi. Kasi alam mo tae. Pero may iba talaga na talagang kuryoso ba? Okay, ano ba yung kuryoso? Ito. Okay, alam nila na, ano ba to? Alam nila tae. Pero since curious, sabi ng isang kaibigan, oh Brad, ano ba yan?
Tai, huwag mo yan tatay, hindi, parang hindi. Hindi, tai, huwag yan, tai yan, hindi, parang ano eh. Tama ba? Tapos, inano mo, tapos ba? Inano mo sa daliri mo, tapos tinikman mo. Tai nga, tama ba? Then sabi mo, buti na lang hindi ko napakan. Pero tinikman mo na, tama ba? Guys, dapat yung ganyan. Di ba? Pag may nakikita, pag yung mga tao na may encounter mo dito is mga ganyan, isipin mo lang, uy, tae ito. Pero wag mo iparinig sa tao, ha? Baka kung iparinig mo sa kanila na tae ito, ay silikaan tae pala ako, di ba? Yung ano ka, saksakin ka ng kutsilyo, tama ba? Wag mo lang iparinig. Sikreto mo lang na, tae itong mga tao na to. Di ba? Every time na, maka-encounter ka ng negative, isipin mo, tae yan. Huwag mo nang entertain. So, ayaw, maintindihan lang. Okay? And next. Ulitin ko, always remember, some will join. Excitement! Ayan! Guys! Diba? Yan yung mga excitement. Yan yung mga excitement na, diba? Walang iniisip na negative sa buhay. Tama ba? Kahit maraming na-encounter ng mga rejection, tama ba? Kahit maraming nang nag-discourage sa buhay, wala! Aggressive! Aggressive pa rin! Tama? Aggressive pa rin na hatawin yung negosyo. Kasi yun nga, alam niya kung ano yung naghihintay niya dito. Hindi niya entertain yung mga negative side, yung mga rejection. Kaya guys, bakit kailangan mo rin? Yun nga, sabi ko sa inyo, hindi ko discriminate yung excitement. Part pa rin siya kung bakit ka excited. Kasi yun nga, hindi pwede dito na patay-patay ka. Magpatay-patay ka. Sample. Kasi yung negosyo natin, dapat makita sa tao. Kahit ganito, tama ba? Kahit video call. Kasi ngayon, mahirap na talaga yung mga physical ngayon. Harapan, unlike namin dati na offline talaga, nakaharapan talaga, kausap namin yung tao. Pero ngayon, since social technology na, pero kahit video call or kahit usap lang sa boses, alam, naririnig ng tao, alam ng tao na excited ka. Hindi yung ganito ba? May negosyo ka ni-offer, tama ba? Tatawag ka sa kumare mo, kaibigan mo, video call or tatawag mo cellphone. Mare, may na-discover ako na negosyo. Sali ka, maganda po. Now, kung yung mare mo, di ba, narinig niya yung boses mo, ano ba yung sagot niya? Sure. Hindi pwede yung ganyan. Tama ba? Dapat pa lang, nag-chat pa man kayo, mare, okay lang pa natatawag ako sa'yo, may share ko sa'yo na magandang opportunity na discover ko ngayon. Pag sumagot yung mare mo, sige mare, sige, video call tayo. Tawag ka. Tama ba? Uy, mare, kumusta? Di ba? Sa intro pa lang, nakikita na kumare mo, super excited ng tao to. Meaning, guys, hindi mo pa pinapakita yung negosyo mo. Sa excitement level pa lang, wala na. Sold out na yung mare mo. Tama ba? Kasi, ulitin ko, ang tao, bonus lang yun, natitingnan nila, pakinggan nila yung opportunity or yung negosyo meron ka. Ulitin ko, bonus na lang yung opportunity na meron ka na ipapakita sa prospect mo o kumare mo. Sa bibilhin yung saan ba sila sasali? First, yung excitement mo. Nakikita nila na payaman talaga, payaman ka talaga. Tama ba? Hindi yung patay-patay ka. Yung opportunity na isi-share mo is big time. Tama ba? Hindi small time. Dapat excited ka kasi malaki. Big time yung opportunity natin. Dapat pag video call pa lang ng kumari mo, kakilala ko yung kumari. Kumusta na? Dami yung ngiti mo. Tama ba? Yung magandang ngiti, oh. Yan yung pinakamaganda. Pag yan, nakikita ng kakilala or client mo, uy, maganda siguro itong isi-share din ni kumare or ni kumpare ba? Kasi sa ngiti pa lang, aura, tama ba? Vibration mo pa lang, talagang grabe na yung site eh. Tama ba? Then pagpapakita mo, wow, sold out. Sige, mare, join ako kasi nakikita ko siya talagang excited kasi ginagawa mo. Sige, join ako. Pero kung patay-patay ka,
Kaibigan. May kung pati pero hindi naman na, may mga tao talaga na okay, na hindi ko lang sasabi. May mga tao talaga na talagang yung personality nila talagang ano ba tawag yung mahinhin ba yun? Tawa ba? Na kahit ano, pero I'm sure na madedevelop din yan, pero it takes time. Na yung pag magsalita, partner, kumpartner, kumusta? Okay lang coach, tuloy pa rin ang business. Ikaw, sobra mo na yung grabe, di ba? Yung excitement mo, ganun ba partner? Kumusta yung ano mo? Yung mga client mo, may marami ka na. Ikaw, ako mag-share. Pag ako kamausap talagang, hindi ako magpamahila sa kanya. Aura kasi alam ko na very low. Pero ako yung mag, ano sa kanya, pero talagang grabe. Kumusta partner? Ano yung, kumusta yung mga client mo ngayon? Okay lang naman, coach. May positibo naman. Kailangan ko palang mga... talagang... grabe talaga, pero since, yun nga, it takes time. Okay? Hindi mo talaga matawag natin biglain yung mga ganitang, yung ganyang klaseng personality ng tao. Kasi may naniniwala naman po ako na may mga tao talaga na yung excitement nila, nandyan na nila. Okay, gift na nila. Okay? Pero may mga tao talaga na talagang mainhin pa rin. Okay? It is time po yan. Dapat na ma-develop yun. Okay? Kasi yung importante talaga yung excitement dito. Okay? Kasi pwede patay-patay ka kasi yung opportunity natin big time. Okay? And next! Malapit na tayo matapos. Winning smile. Okay? Ulitin ko. Okay? Pag ikaw naka-encounter ng mga discouragement, tawanan mo lang. Okay? Huwag mong entertain. Dapat yung winning smile mo, yung aggressive mo, na huwag mong intindihin sila. Okay? Ulitin ko lang. Huwag mong intindihin yung mga tao na mag-discourage sa'yo, mag-reject sa'yo, kasi hindi sila yung bibili ng pagkain mo. Tama ba? Hindi sila yung magbabayad ng kuryente. Tama? O magpa-apekto ka sa mga tao na yan. Ulit, basta isipin mo lang yung pangarap mo, okay? Yung mga gusto mo sa buhay, at yung pinakamalalim mo talaga na reason bakit ka nandito. Ano ba yung reason mo? Bakit ka nandito? Okay, kung sarili mo lang yung reason mo dito is para ka lang magkapera, mababaw yun. Okay? Kung sa tingin mo, gusto ko lang magkasasakyan, gusto ko lang magka-travel abroad, wala. Wala yan. Kasi yun nga, yung mga encounter mo dito is marami kang mga ma-encounter na mga challenges. Now, pero, pag yung reason mo talaga is malalim, okay? Malalim. Ano ba yung mga malalim na reason? Ginagawa mo to para sa magulang mo. Ginagawa mo to para sa mga anak mo. Okay? Hindi para sa sarili. Kasi kung para sa sarili lang to gagawin mo, hindi ka magtatagal dito. Okay? Darating yung time na hindi mo ma-handle yung mga discouragement, mga rejection, aba? Hihinto ka. Pero kung malalim yung reason mo, bakit yung mga successful dito, yung mga kasamahan natin, sobrang yaman? So, nagkaroon ng maraming resulta. Kasi yun nga, kahit madami na silang na-encounter ng mga challenges sa buhay, ang iniisip lang nila, yung pinakamalalim na reason. Kaya sila tumuloy, kaya ngayon sobrang yaman. Now, ikaw na nandito ngayon. Ano ba yung pinakamalalim mo na reason? Bakit ka nandito? Para lang ba sa sarili mo? Or para talaga sa mga anak o sa magulang mo? Kasi, pag every time na maka-encounter ka ng mga challenges dito, hindi ka basta-basta mapiktuhan. Kasi yung malalim yung reason mo. Okay, so I hope na naintindihan lang. Okay, next! Malapit na tayo. Bilis ng oras. Grabe. Okay, now. Focus! Okay? Follow one course until succeed. You cannot serve two master at the same time. Guys, ganito yan. Okay. I'm sure na may mga kasamaan tayo ngayon dito na nag-part-time pa lang. May mga kasamaan din tayo dito na full-time na, pero hindi pa talaga binigay yung best. Kasi yun nga, may mga ginagawa pa na hindi talaga naka-align sa
Pangarap, pangarap mo. Tama ba? No. Pero naintindihan kita ngayon kung part-time ka ngayon, may trabaho ka. Okay lang po kung may part-time ka ngayon. As long as yung attitude mo, yung time management mo, nakamanage talaga. Okay? Full-time attitude ka dito. Unlike kung may focus ka dito, full-time ka ngayon. Pero hindi mo talaga binigay yung best mo. Kasi yun nga, may mga ginagawa ka pa na iba na hindi align sa pagyaman mo. Guys, kung yung ginagawa mo ngayon, kung may ginagawa ka pa ngayon na hindi ka pa naka-focus, matatagal lang ka pa. Okay? Focus. You cannot serve to master at the same time. Kung ulitin ko, hindi mo talaga pagsabayin. Kung sa tingin mo na dito ka na yayaman, okay? Focus ka. Huwag ka nang, ano ba? Na-sample dito. Nakikita nyo na ba yung kabayo? Tama ba? Nakikita nyo na ba yung kabayo na may takip sa mata? Bakit sila may takip sa mata? Okay, ulitin ko. Bakit may takip sila sa mata? Kasi yun nga, para hindi sila ma-distract. Kasi kung wala silang takip sa mata, tapos takbo sila takbo, ano yan? Di ba? Hindi yan masyado mabilis tumakbo, hindi yan mabilis makapunta sa paruna, pupuntahan nila. Kasi yun nga, maraming nakikita. Tama ba? Kaya focus. Ulitin ko lang, okay lang kung nag-part-time ka ngayon. As long as full-time attitude ka dito, nag-focus ka sa may trabaho ka, pero nasa isip mo ngayon is talaga negosyo. Yung mga ganyan ba? Unlike na full-time ka. Ako yung boss dito. Okay lang, trabaho muna ako saglit. Laan ka ng mga 2 hours. Doon muna ako sa kaibigan ko. Actually, magkasarili po ako niyan kasi yan po yung ginagawa ko dati. Okay? Hindi pa masyado naka-focus ba? Kasi yun nga, ang iniisip, Linggo ay Sunday ngayon. I'm sure na yung mga ginagawa nila ngayon is nag-ano, di ba? Tagay-tagay. Tama ba? Tagay-tagay. Yung pamilya. Maliban sa pamilya kasi normal naman talaga yung Sunday na family. Pero yung sa akin dati talaga hindi. Family wala. Walang pamilya sa akin yung Sunday dati. Kasi yung ginagawa ko pag Sunday, alam ko na kung saan ako pupunta. Kasi yun sa kaibigan ko. Kasi alam ko na talaga ano ba? Inom, tama ba? Pero nag-negosyo. Nandito na ako sa ngayon sa negosyo. Pero yun nga, yung result talagang ang hina. Okay, ang hina ng result. Kaya ulitin ko, kung nakikita mo ngayon yung opportunity na sa tingin mo, dito ka nayayaman, dito na magbabago yung buhay mo, guys, focus. Kung may mag-entertain man sa'yo ng ibang opportunity, huwag kang entertain ng mga, lalo na pag may mag-offer sa'yo, ma'am, may maganda dito, bago. Kasi pag ikaw bago dito, ang bilis ng kitaan, nawala. Patay ka dyan. Tama ba? You cannot serve to master at the same time. Kung sa tingin mo na, guys, marami nang naging successful dito. Marami nang umaman. Okay? Proven and tested na yung system. Okay? Ang gagawin mo na lang, mag-plug in ka na lang. Sundin mo na lang yung system natin. So paano ka ba makasunod kung nakafocus ka? Kasi kung hindi ka nakafocus, talagang matatagalan ka, ang hina yung kumita ka, yun na, di ba? So, ayaw, paintindihan lang na dapat focus. Okay? Now, next, meron pa ba, sir? Ayan. Abilis, tapos na pala, no? Okay, success is a state of mind. Okay? Okay, if you want success, start thinking of yourself as a success. Okay? So, ayaw, na ano lang, ha? Ulitin ko, success is a state of mind. Okay? If you want success, start thinking of yourself as a success. Okay? So I hope lang na yung tawag natin dito, yung pinakita ko sa inyo na very short training, I hope may natutunan lang. Ulitin ko, yung attitude. Okay? Yung attitude, ulitin ko, yung attitude, yung belief mo. Ano ba yung attitude mo dapat na ilaan mo dito? Ibigay. Okay? Yung belief mo, dapat belief ka sa mga company natin, sa mga upline mo. Cross lines, ito sa sarili mo, dapat maniwala ka. Okay? Siyempre, yung nasa itaas, dapat yun yung pinakaano natin. Source of belief. Kasi siya yung gumawa natin. Pangatlo, yung commitment mo. Okay? Kasi kung yung commitment mo dito, mababaw pa, matatagalan pa yung success mo dito. Okay? Yung pang-apat. Ano ba yung pang-apat? Discouragement. Tama ba?
Panglima, excitement. Panganim, tama ba? Focus. Okay, so yan. So I hope na yung pinakita ko sa inyo ngayon, nakakatulong to sa inyo, may natutunan kayo. Actually, hindi po pwede pahabain yung training natin kasi yun nga, para at least may makukuha, manapulo talaga. Kasi kung paabutin natin ng mga 1.5 hour, 2 hours, matatagal lang tayo. Okay? Now I hope guys, ganito yan, bago ko tapusin, actually tapos na po talaga ako sa aking presentation. Okay, so yung training natin ngayon na short training. Now I hope na, guys, kung ikaw yung tao ngayon, okay, na nangangarap, na gusto magkaroon ng pagbabago ng buhay, tama ba? Gusto mo magkatulong sa magulang mo, gusto mo magkatulong sa mga anak mo, tama ba? So I'm sure na nandito ka ngayon kasi may nakikita ka. Pero, yun nga, marami kang mga challenges na ma-encounter dito. Pero dapat ang nasa isip mo lang, okay? Dapat nasa isip mo lang na mga normal po yun na mag-encounter mo dito. Kasi yun nga, pagyaman yung pinag-usapan natin. Okay? Pangarap yung pinag-usapan natin. Kasi wala naman talaga madali sa mundo. Tama ba? Wala namang madali sa mundo. Lahat po yan pinaghihirapan. Okay? Bakit maka-encounter ka dito ng mga challenges? Kasi yun nga, ulitin ko, para darating yung pagdating mo na magiging successful ka, magiging successful ka na, ang sarap ng story mo pag ikaw nag-share ng mga tao. Kasi ang hirap kung magiging successful ka dito, tapos wala kang na-encounter ng mga rejection, mga discouragement, wala, hindi may inspire yung tao sa'yo. Tama ba? Siguro, I'm sure na may nakikita na kayo ngayon na mga tao na sobrang successful. Tama ba? Sobrang successful, nagkaroon ng time freedom, financial freedom. Pero ang tanong ba, ang nakita nyo, yung success nila. Tama ba? Yung success. Pero ang tanong, ano yung dinaanan nila? Okay? Yun yung pinakadapat, yun yung dapat mong malaman. Kasi yung success na yan, madali na lang yung makita pag nasa top ka na. Pero pag nagsimula ka na, tama ba? Di ba? Akala natin yung success straight. Tama? Pero hindi natin alam paano pala ba pag ganyan-ganyan pala yung daan para papunta mo sa success. So I hope naintindihan lang yung kunting misis ko sa inyo ngayon. Dapat, pero ulitin ko lang, dapat malalim talaga yung reason mo kaya ka nandito. Kasi ulitin ko, may ma-encounter ka dito na mga challenges. Pero kung malalim na yung reason mo, tutuloy at tutuloy ka para sa pangarap mo, para sa mga gusto mo sa buhay, para magkatulong ka sa mga magulang mo, sa mga anak mo, para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Tama ba? Diba? Kasi yung buhay na, imposible, kaya siguro yung reason mo nandito ngayon, kasi yung gusto mo ng pagbabago, matagal, sawang-sawa ka na sa kahirapan ngayon. Tama ba? Ako, kung siguro mayaman ako ngayon, siguro wala ako dito. Tama ba? Kaya ako nandito kasi yung nga, sawang-sawa na ko sa kahirapan. Aba? Gigising ka, habol ka ng pera. Tama ba? Gigising ka kinabukasan, mag-iisip ka ano ba yung kakainin ko, saan ba ako kukuha ng pera para makabili ng bigas. Tama ba? Diba? Okay lang ba sa inyo yung mga palagi yung buhay? Aba? Wag kayong maniwala ng sabihan na gusto ko ng simpleng buhay. Yung simpleng buhay na gigising ka, na yung may katulong na magkano sa iyo nga sir, ready na yung pagkain. Handa na yung pagkain. Yung mga simpleng buhay. Tama ba? So ayun, naintindihan lang. Guys, bukas siguro may training na naman tayo ulit. So I don't know kung sino yung mag-handle ng training bukas. Okay? So hindi ko na patatagalin para at least hindi na yung utak ba? Is it? So ayun, may natutunan lang. Tapos na po ako sa aking part. Now, ganito yan. Okay, so with God, an easy empowered consumerism, everything is possible. Okay, now maraming salamat sa inyong time at kaglaan ang nagpilatingan. God bless po. Tapos na po ako. Salamat.